Hello guys, welcome back sa akin channel. It's me again, Rosie Vlog 20, ang resourceful mom sa kusina at the same time, magkikay-kikay. Alam mo naman ko ano-ano lang naman din yung mga isinishare ko sa inyo, mga halo-halo vlog lang ito na sana ay nagugustuhan nyo. And today nga po, ay meron ako sa inyong isishare na isang kitchen tips. Alam naman natin, tayong mga nanay, tayo yung madalas na nasa kusina, at tayo yung mga nakaka-experience ng mga pagbabara, yung mga bumabara dyan ng mga leftover na kahit meron naman tayong nilalagay na pangsala, ay still meron pa rin yung mga sebo-sebo. So meron ako sa inyong ibibigay na mga tips na ginagawa ko rin kasi syempre wala namang ditong akong kilalang mga tobe-tobero o yung po pwedeng mag... Yung iba kasi nakikita ko nagpapampa sila. Yung iba naman nakikita ko ay tatawag pa sila ng tobero, magbabayad pa. Tapos naman ay simple lang din naman pala yung problema na pwede naman solusyonan na kumbaga ay ito yung parang... kung hindi na talaga, kung okay lang naman din, hindi ganun kabigat, ay eto yung mga solusyon na pwede nating gawin. Ngayon, kung talagang sobrang mabigat na yung nagiging problema ng mga lababo natin, syempre, tatawag tayo ng tubero. Pero eto yung mga kumbaga first aid na sinasabi na try muna natin ito bago tayo gumawa ng susunod na hakbang. So, ito nga guys, yung mga alternative na pwede ko sa inyong i-share na ginagawa ko rin dito sa bahay. And, kung bago ka lang sa akin channel at madaan ka dito, sana po ay bigay nyo na sa akin yung pagkakataon na mag-subscribe, i-like nyo po yung video nito, and click the notification bell para naman po updated kayo lagi sa aking mga videos, and like and share. Thank you. Salamat din pala dun sa mga nagsasubscribe, and thank you so much. Kahit ganito lang ay tinatangkilik nyo, so thank you po, and God bless, keep safe sa atin lahat. Bye bye. So ayan na, tara na. So, para sa unang gagawin natin, guys, kailangan natin baking soda. At ito, sample ko lang to kasi medyo lipas na yung coke na yan. Baking soda, 3 kutsara. Para yan sa pagbabara, guys, ha. Yan, 3 kutsara. And then, magsalin tayo ng Coca-Cola. Pero sana yung bago. Ito kasi lipas na, sinasample ko lang sa inyo. So, ibubuhos natin siya dyan. Ayan. Nakakatulong siya para malesen yung mga dikit-dikit at pagbabara dyan. Yan, inubos ko na kasi may natira nga ng Coca-Cola dito sa bahay. And then, after 30 seconds, ayan, patuluan nyo na siya ng tubig sa grifo. Nakakatulong yan, guys. Pero sana mas bago yung soft drinks na gagamitin nyo. And sa susunod, ito yung pinakamas maganda. Isa pang alternative, suka. Yan, isang baso. And then, syempre, meron na naman tayo uling baking soda. Kahit na anong brand, okay lang yan. Basta baking soda. Yan. Yan. Ayun, sumablay. Sumablay ang 1 kutsara. 3 rin po ang gagamitin natin dyan. 3 kutsarang baking soda. Baking soda, 3 kutsara. 3 kutsara para sa pagmamahal sa kusina. Charot. Ayan. At magbubuhos tayo ng suka, 1 baso. Ayan. Dahan. 1 basong suka, guys, ang gagamitin natin. And then, ayan, ibubuhos po natin siya sa... Ayan. Ayan, bumubula siya. Yung bula niya, yun yung nakakatulong para matanggal yung mga dikit-dikit dyan sa tubo ng ating mga tawag dito, yung tubo na pinagdadaluyan. Busan natin konti para matunaw lahat yung baking soda na nilagay natin.
And then, pabayaan po muna natin siya ng, let's say, 1 minute. 1 minute, hayaan natin siya. And habang tayo nagpapaantay ng 1 minute, magpapakulo tayo ng 2 tasang tubig na mainit. Ayan. Antay lang natin. And then, pag kumulo na yung tubig, ibuhos natin siya sa buong lababo. Ayan. And importante rin talaga yan, guys, na lagi natin yung ginagawa at least once a week or twice a month para hindi maipon yung mga kung ano-anong nakadikit dyan sa ano natin. And then, bayaan na natin siya, guys. At ang another tip nga ay ang lemon. Ano bang nagagawa ng lemon, ng balat ng lemon? Yan, ayan. Gumawa kasi akong juice. So, ayan siya. 3 lemon yung aking hiniwa. Ginawa kong juice. At hindi ko itatapon ang balat dahil may paggagamitan tayo. Kukuha po kayo ng tabo or kahit na anong pwedeng paglagyan. Ilagay nyo yung mga pinagbalatan ng lemon. Ayan. May tubig na siya. Kayan lang, guys. Sayang kasi, di ba? May gamit yung mga balat-balat na yan. Kahit sa kalamansi, pwede yan. Nakakapag-soften ng balat ng ating mga palad. So, antayin lang natin ng 3 to 5 minutes. 3 minutes. Okay na, 5 minutes. Maamoy na yan. And then, after 5 minutes or after 3 minutes, kuha tayo ng basahan. Ayan, basahan. Any kind na basahan. Pwede rin yung isang klaseng basahan na ginagamit. Yung parang pranela. Maganda din yon. Ito kasing towel na to, minsan ay fiber na naiiwan. So, ayan, pigain natin. Bisan mo na. So, ayan na nga, guys. Ito na yung basahan na ginamit natin dun sa lemon. So, yung mga kasama ko dito, ano ba to? So, ito na yan, guys. Tatanggalin natin, syempre, yung plate. Ayan. Syempre, kasi hugasan din natin yan. So, itong inano natin, itong basahan, pupunas na yan dito. Nakakatulong yung lemon na binabad para mapanatili natin malinis yan at mabango yung microwave. Kasi, di ba, kung ano yung mga iniinit natin dyan, kung ano yung mga pinapasok natin dyan, nagalo-halo na yung amoy niya. So, sa pamamagitan nito, na ginagawa natin na ito, mape-prevent yung maagang pagkasira ng microwave kasi nga nalilinis at huwag tayong gagamit ng sabon. Lalo na pag mga tuyo o yung malalangsa ang iniinit dito, tuyo, yung mga isda or bagoong minsan umaamoy siya. Maganda din tong panlinis sa ref. Yung iba kasi gumagamit ng sabon. So, ganun lang, guys. Tinisin nyo para mawala yung amoy niya. So, yun yung use nung lemon na sayang naman pag itatapon na natin agad yung mga balat. So, yung mga umiinom ng lemon dyan, huwag nyo pong itapon yung balat. Ibabad nyo siya. Kagaya nung ginawa ko, babad nyo siya sa tubig. 24 hours, pwede yun. And after nyong mag hugas ng pinggan, syempre, sabon kayo. Yung kamay nyo po, iganon nyo, dun sa babaran, ipangganyan nyo. Ang bango ng kamay, tapos, soft,
soft yung palad yung kamay natin. So, ganun lang guys. Ganyan ako maglinis ng mga microwave, ng ref, freezer, hindi ako gumagamit ng sabon. At kahit sa mga ibang appliances ko, lemon, or kung walang lemon, kalamansi, pwede. Mga tatlong kalamansi sa isang tabo, yun yung ipanglinis nyo guys. At hindi pa nabubura yung mga pintupintura, hindi siya nabubura. Unlike pag sabon, nagpe-fade, diba? So, ito yung isang tips na pwede kong i-share sa inyo. And sa microwave nga pala guys, isa pa. Kasi diba may mga nakasingit-singit siyang mga dumi, talsik ng mga sauce. So, ang isa kong ginagawa, ito. Kung meron po kayong toothpick, yung mga singit-singit niya na talsik ng mga sauce, ito po sa gilid. Kita niyo yung guys. Ayan o. May mga talsik siya ng sauce na natuyo na. Makita nyo guys, isa yan kasi sa nakakasira ng microwave. Ganun din po sa oven, kaya lang syempre ang filament hindi nyo naman yan pwedeng linisin. So yung labas and yung tray nya, yung kanyang ano dyan sa loob, pwede nyo yung ayan po yung oven bread toaster. So yung loob niya, pwede nyo yung gamitan, yung mga tray niya, yung gilid-gilid, diba? Uy, yan po yung isang use ng lemon zest. Diba? So, panlinis ng microwave para mabango, hindi umaamoy, and ref, appliances, kung ano yung mga nililinis natin dyan na hindi kailangan gamitan ng sabon, at the same time, ay pang soften ng palad ng kamay. Ayan. Overwork yung kamay ko kasi nga nasa catering ako, and yung iba sinasabi bakit daw ang soft, kasi ganun po yung ginagawa ko, yung lemon or yung calamansi ginaganon ko siya kahit mga 5 seconds or 30 seconds or kahit 10 seconds lang, ganunin nyo lang po, and then baldawan nyo, patuloyin nyo, maaano nyo naman po mararamdaman nyo na soft, malambot. So, yun lang guys, sana na may natutunan kayo, and please subscribe to my channel and click nyo yung notification bell. Ayun naman ako. Thank you.